Pasensya ka na sa mga sinabi ko, ha? Dapat kasi inintindi kita, eh. Okay lang yun. Alam mo, para makabawi ako sa'yo, titreat kita, magpasyal tayo. Hey, Dave. Hindi pwede, eh. Kapag magpaalam ako sa lola ko, baka magalit na naman sa akin yun. Ako na lang magpapaalam, ha? Para mas maintindihan nila. Dave, Dave, ano ba? Hindi nila maiintindihan. Mainit pa ang sitwasyon ko dito sa bahay ngayon, eh. Dahil sumama ka sa JR na yun. Pero pag ako na, boyfriend mo nag-aya sa'yo, hindi pwede. Babalikan na naman ba natin to? Kay JR, sige, gagawa ka ng lusot, eh. Kahit hindi kayo umuwi. Kahit pagalitan ka ng magulang mo, pero pagdating sa akin, hindi pwede. Maraming bawal. Teka, bakit ka ba nagsiseros kay JR? Dahil masyado mong pinararamdam sa akin na masyado siyang importante. Eh, parang pinapalitan na niya ako sa buhay mo, eh. Sino bang kasama ko simula pagkabata? Di ba ikaw? Sino bang nagligtas ng buhay ko? Kanino ko mautang ang buhay ko? Di ba sa'yo? Hindi kay JR. Mahal mo lang ba ako dahil... dahil utang mo ang buhay mo sa akin? Son, I'm sorry about everything. Nangyari na ang nangyari. Ayoko lang nakikita na sasaktan si Mami. Ayoko din yun. Pero ayoko din masaktan si JR sa lahat na to. Dave, walang kasalanan si JR sa lahat na nangyari sa atin. I mean, I just wish you guys could keep your friendship. Si Dave at saka si JR magkapatid? Sinabi sa akin ni David yan. Kaya ayun ngayon, laki problema niya. Nakugulo-gulo isip, kawawa naman. Tapos itakdak pa yung JR na kagat daw na ahas. Kaya dinala sa ospital. Saan daw ospital tong si JR? Marami na nangyari. Pero kaibigan mo siya, he's still the same person. He hasn't changed. Before anyone knew anything, there was no way to break your friendship. It's ironic. Now that you know your brothers, saka naman kayo masisira. Basta hindi pa ako handa makipag-usap. Son, nasa ospital siya ngayon. Don't tell your mom. Pero sana, dalawin mo siya. Nasa ospital?